Sabay-sabay. And immediately he arose and took up the bed and went forth before them all, insomuch that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw it on this fashion." Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Pag-aaral muli namin, makita namin, Panginoon, dahil tayo makita, maintindihan about forgiveness of the sins. We pray na maitama namin yung mga medyo mali po, Panginoon, na nakakarating sa amin. Therefore, makita namin ang dapat naming gawin sa aming kasalanan, Panginoon. Kung paano namin ito confess, kung paano namin ito iwanan din, Panginoon, yung mga ibang tao, kung soul winning. Mapaintindi namin sa kanila, Panginoon, ang inyong kapatawaran, Panginoon, ay willing kayo magpatawad, kayo pa yung mga pagmahal. At kung di naman sila reprobate, Panginoon, sila pwedeng mapatawad, Panginoon. So we pray na kayo po ay, even mga Christian, Panginoon, na sabi niyo sa inyong salita na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins, Panginoon, and to cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, maintindihan namin ito, Lord, at kayo po mapagpala sa aming gagawin sa aming buhay. Maintindihan namin ito, Lord, sa mga nakikinig din kung saan, Panginoon, lugar. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakaupo na po. Amen. Good morning po sa lahat. Morning. Morning. Title po nito, Thy Sins Be Forgiven Thee. Subtitle, Knowing the Place of Forgiveness in a Christian's Life. Okay, pag sinabing place, yung lugar mo, di ba? Ibig sabihin, kasi may mga maling pagkakaunawa po dito. Kaya yung iba ay, nakakita na ba kayo ng taong ano? Dito na tayo sa, dito na pala sa introduction. No? But anyway, gusto natin gawin dito, maintindihan natin yung place nga ng forgiveness. Okay? Sa atin, mga believers, sino perfecto dito, hindi nagkakasala? O sino yung, kahit sa service, makulit? Dito ka nga, Jeff. Dito ka. Sabay ka na naman, ha? Ate, mabait ka na eh. Sinong mabait dito? Ay, nabanggit na. Kasi katabi mo yung mga ano eh. So, lahat ng tao nagkakasala, amen? So, kaya... Pero, iba-iba rin minsan yan. Iba naman, maling pagkakaunawa. Sabi, eh, lahat tayo nagkakasala, edi huwag mo na akong sitayin. Mga ganun eh. Mare, nagsisira ako dito ng ilaw. Kaya nagdanakaw ako. Eh, kasalanan ka rin eh. Therefore, huwag mo akong sitayin. Tama ba yun? Mangingay nyo. Mangingay ka rin dati. Nung bata ka eh. Galing ng mga tuwiran, di ba? Mga ano? Lalo yung mga bata daw, pag nalaman yung kasalanan ng mga magulang nila dati, eh pag syunga-syunga din yung magulang, eh dati ginawa mo yan eh. Therefore, wala ka ng karapatan. Ganun ba yun? Pagsabihan ako ever, hindi ganun yun. Yung usapan ngayon. Okay, kaya may mga mali dito, itatama po natin yan. Anyway, so anong ibig sabihin ng forgiveness? Ang kasalanan muna, anong sabihin ng kasalanan? Napakasimple po niyan. Anong sinabing kasalanan? Yan ay mali, wrongdoing, especially sa Diyos. No? Nagkakamali na tayo sa ibang tao, pero sa Bible, nakita ko, pagkasalanan, lagi may kinalaman sa Diyos. Ibig sabihin, maaaring magkasala ako, no? Sinaktan mo yung kapwa mo, ninakawan mo ko na natin. Kasalanan ba yun? Alam na alam natin yan. Pero una, nagkasala ka sa Diyos. Kasalanan. Ngayon, yung mga mababaw na kasalanan, kunwari, hindi ka sinulatan. Kunwari, ganyan yung expectation mo. Hindi mo na ako sinusunod. Hindi mo na ako tinetext. Kasalanan ba yun? Yung iba, sobrang babaw kasi. Uy, may kasalanan ka sa akin. Kaya kayo, huwag niyong gagamitin yung word na kasalanan kung saan-saan lang. Amen? Ano yung tinitingnan niyo kanina pa yan? Ano yan? Ayan, kasalanan ba yun? Makinig lang, okay. So, saan ba ako? So, yun ang kasalanan. So, therefore, yung pagpapatawad, may kinalaman niya sa kasalanan, di ba? Hindi ka papatawad, wala ka ng kasalanan. Kaya ibang mayabang, soul winning tayo, pag yung tao, napansin ko, pag mayabang, feeling niya, wala siyang kasalanan, ang hirap maligtas din nun. Eh, tayo, talagang toro tayo pag nag-share tayo ng salita ng Diyos. So, inaalam natin, naiintindihan mo ba yan? Tinatanggap mo, makasalanan ka o hindi? Diyoso ka ba? Nakikinig ka ba? So, kaya yung mahirap maligtas, yung mga mayabang. Wala silang kasalanan, therefore, hindi sila maliligtas kasi hindi na sila hingi ng tawad kasi wala nga silang kasalanan eh. Abide daw sila.
So, ang hirap ng ganun. Okay, so, pag ganyan, pag ikaw ay napatawad, equivalent po yan sa pagiging ligtas. Naintindihan niyo ba yun? So, lahat na nag-share sa atin, ang salita ng Diyos, okay, medyo ano pala tayo, basics tayo ngayon, ha? Kaligtasan. At pagpapatawad. Kasi iba, minsan kailangan natin patawarin kasi ang ingay. Diba? Hanggang ngayon. Sino nag-iwan ng ano, tubig? Tingnan mo ngayon. Peter, tingnan mo. Kasi mamayaan. Ang lakas eh. Okay, so basahin natin yung mga verse na napakarami nito para maintindihan natin bago tayo sa point natin. So actually itong kwento na to sa yung apat na magkakaibigan, sikat na sikat yan sa preaching. Laging ginagamit. But ilang beses ko narinig yung yun nga, yung may sakit, dinala kay Jesus. Diba? Tapos tinuklap yung bubong, di ba? Lagi na ito kahit sa Superbook. Ganyan. Pero ang focus natin ngayon, medyo matatouch natin yan. Pero yung forgiveness ang ating focus kasi napaka-importante. Okay. Yan tayo mga verse dito. Basta mo sa huli. Okay. But he that lacketh these things is blind, cannot see afar off, and have forgotten that he has purged from his old sins. And 2 Peter 1:9. So pag ikaw daw, ay Kristiyano ka na, pero kulang-kulang ka pa rin sa mga bagay na dapat maintindihan, para ka daw bulag. Sinong gusto mabulag dito? Ang hirap maging bulag. Di mo alam kung saan pupunta, paano babalik. Untog ka na, hindi mo pa alam. Pero spiritually daw, ganun tayo. Minsan, yung iba sa atin. Pag lagi mo nang narinig, ganito gawin mo, hindi mo ginagawa. Para kang bulag. Anyway, pero sabi dyan, huwag mong kalimutan, kaya dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos at yung ating attitude. Maayos kasi yung attitude natin, yung parang ka nagpapasalamat na sa Diyos pag ikaw ay nagtitino, di ba? Alam mo, ikaw ay pinatawad. Kaya yung nakakasal sa lahat, yung pinatawad ka na, di ba? Tapos ganun ulit. Alam nyo ba yung kunwari, ano na lang, mag-asawa. Dati kang, ano, nagkamali ka na. Tapos pinatawad ka. Anong gagawin mo? Ulitin mo na lang. Nakakasal yun, nakakabanas yun. Matulad yun, maingay. Na cellphone na na. Pinangalanan na. Kaya mo ulit. Diba? Sabi kasi nyo, nasa YouTube tayo, paglaki nyo, makikita nyo to. Eh, ako na naman pala yung ano. Ako yung lagi sinisita ni Basto. Sinabihan ka na, pinangalanan ka na. Huwag mo ulit. Nakinig! Tapos mamaya, ikaw na naman. At least yung iba naman, diba? Kasi kanina, napahiya ka na dapat nun, diba? So, ang hirap nung gano'n, patawarin, kasalanan ulit, patawarin. Pero nangyayari yun. Kaya sabi dito, hey, huwag mong kalimutan, pinatawad ka na, ha? Gagawin mo ulit. Ginagawa mo. Sa James 5:15, sabi dito, in the prayer of faith shall save the sick. And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So, maganda nito pag lalo may support ka sa church. Yung context dito eh. Ang hirap nung wala ka sa church. Iko-condemn yung sarili mo. By the way, hindi pala yung aking ano, introduction. Yung sinabing forgiven, pwedeng gawin title sa ito. Eh. Nung ako yung naligtas, eh kahit nung mga bata kami, usong-uso yan, di ba sa... Sino bang ano dito? Mali, nilalagay nyo sa mga bag. Ganun kami dati. Kino-customize nyo yung basketball team. Dati, pangalan, lalo ngayon, mga chat group, sa profile, sa Facebook, laging may title kayo, di ba? So, naisip ko, nung ako'y, hindi pa save kasi, may kilalang kanta nun, so may, ano pa yun eh, rocks. Mga rock and roll pa yun eh. Paborito ko yung title na Unforgiven. Alam nyo ba yun? Huwag yun alamin. Ano yung sinabi, Unforgiven, hindi na mapapatawad, hindi na patawad. Pangit, di ba? Pero yung gusto ko kasi, yung pinapakinggan ko music eh. Eh, nung naligtas ako, sabi ko, loko-loko to ah. Ba't mo pinagmamalaki pang hindi ka pinatawa, di ba? So, kaya ginawa akong title sa sarili ko pag may anong gusto ng ano, The Forgiven. Ganun na. Ganun din, maraming Kristiyano ngayon, di ba? Ganun, gusto. Dahil hindi ka perfecto, alam mo yun. Pero niligtas ka ng Diyos, so ngayon, yung kasalanan mo, hindi mo naman dinideny, pero... Ang maganda dito pag pinatawag, guy, men. Doon ka nagpapasalamat at parang yun na yung title mo, The Forgiven.
Hindi unforgiven, the forgiven one. Parang ganun. Lahat tayo ay pinatawad. Niligtas ng Diyos, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya yung sabi dito eh. Sa church, yung iba kaya ayaw mag-church, napansin nyo ba ito? Pansin ninyo kung hindi nyo napansin. Yung iba, kapag nag-soul winning kami, o bakit hindi ka maliligtas? Eh, makasalanan ako eh. Iba, sobrang makasalanan daw sila, ni ayaw na nga nilang makinig sa Bible. Hindi naman sinasabing, pag nag-soul winning tayo, pwede ko buha yung syara ng salita ng Diyos para maligtas kayo. Pag sobra yung kasalanan yan, at di na sila makawala doon, naloko na sila ng Satanas, anong gagawin yan? Hindi na makatagal sa Bible minsan. Kaya po sa inyo, tinitingnan ko pa, hindi na kayo makatagal sa Bible eh. Hindi ko alam, ba't andito pa kayo eh. Masalamat, andito kayo. Pero, tandaan nyo, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Anong gagawin nyo kung si Pastor, kung natin dito, ang kulit mo dati, huwag, ayaw na kita makita dito ha. Siguro sa atin, siguro, wala na yung kalahati ng church, wala na dito. Diba? Yung mga late, huwag na kayo pumunta. Yung mga nag-post sa Facebook ng ganyan, ayaw ko lang yung makita. Yung anak ko, pag nagkasala, ayaw na kayo, wala na, ako na lang mag-isa. Diba? So, napaka-importante nung pagpapatawad, at ang Diyos ay number one dyan. Hindi mo siya maunahan dyan, yan yung pinakano ng kaligtasan, amen? Pag nakita mong si Jesus ay pinako sa krus, namatay, nilibing, siya yung nag-suffers para sa iyo, para sa inyo. Sa pagpapatawad, mayroon tayong place na pwede tayo mapatawad. Ngayon, again, kung paulit-ulit nga kayo, papatawarin ba kayo? Yan, depende. Kasi sabi ko sa inyo lagi, sa Proverbs may sinabing ganun. Siya na paulit-ulit, sinabihan, at hindi siya tumalima, sabi doon, he shall be destroyed. And that without remedy. Kung sinabing without remedy, wala nang pag-asa. So, ganun po yung mga batang makulit na talagang nakakinig nyo ng preaching, parang si Judas. Sino Judas dito? Si Judas, kasama niya si Jesus eh. Tsaka yung mga banal na apostol. Hindi naman perfecto, pero alam niya, nagpapatawad ang Panginoon. Eh, anong ginawa ni Judas? Baliwala sa kanya yun. Pinagkalulo niyo yung Panginoon, ano nangyari sa kanya? Okay, sa impyerno siya. Kaya, amen? Ingat kayo sa ganyan. Anyway, basahin pa natin ilang talata dito sa Colossians 1:40 na lang. Sabi ito, tinutukoy si Jesus, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. At pinutukoy doon, kaligtasan. At in-equate yun, nung napatawad yung mga kasalanan nyo, ligtas ka. Diba? Lahat tayo mga kasalanan, kaso napatawad. Napardon. Diba? Alam nyo ba yung pardon sa kulungan? Doon mali rin yung kulungan na yan eh. Pero pag sila ay nabigyan ng pardon, okay, nakulong ka na ng 10 taon. Okay, nagsisi ka na siguro. Maling-mali yun, pero yun ang ginagawa sa atin. So pag bigyan ka ng pardon, laya ka na. Amen? So ganun ang mga taong naligtas. So gumagawa pa rin ng kasalanan, pero yun ang katangahan ng mga ligtas. Dahil nagsasayang ka dyan ng panahon, ng reward sa langit. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, inulit-ulit, di ba? Pareho yung sa Colossians sa Ephesians, yung katayo'y na-redeem sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad, no? The forgiveness of sins according to the riches of His glory, His grace. Okay, so kayo, pag kayo si Pastor, lagi na yung pinapatawad, huwag yung titigasan yung puso nyo. Amen? Dapat napahiya ka na nun, ayaw mo nang gawin. Nasigawang ka pa, eh gusto mapalo ka pa, hindi naman mamalo ng member. Anak ko lang, pinapalo ko. Pag napalo ka, gagawin mo pa rin yung kalokohan mo. Dapat hindi na. Romans 4:7, kaligtasan na naman to. Saying, blessed are they whose her iniquities are forgiven. Ulitin ko. Romans 4:7, saying, blessed are they. Pinagpala kayo. Bakit? Sino yung pinagpala? Yung mayaman? Pagpapala din yun, pero ito yung mga pinagpala. Sabi nito, blessed are they whose iniquities are forgiven. Kasi yung kasalanan mo, dadaling ka sa impyerno eh. At iba nga, hindi lang yun. Yung iba, hindi na makabangon. Eh ako, ano na ako. Buntis na ako maaga, wala nang pag-asa, hindi na ako punta sa church. Diba? Masama yung kaso, hindi ibig sabihin nun, wala ka ng pag-asa, diba? Hindi mo sinasabi natin eh.
Sir, pinahiya na ako, di na ako punta sa church. Mali. Okay? May pagpapatawad sa mga taong talagang nagsisi naman. Amen? At sabi dito, whose sins are covered? Again, pag sa kaligtasan, pinatawad ka, ang Panginoon na nga nagbayad niyan. Tapos pinatawad ka, tapos kinover. Ibig sabihin, parang wala ka ng kasalanan. Nainig, puntaan dito. May sigaw na nga ako eh. Acts 28, 26, 18. Ito ay, again, hindi nagkakamali, speech na naman ni Paul. Sabi na, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. Okay, yung ginagawa ng mga preacher, ano mo ba yun? Eh, bakit yung preacher parang lalagutan na ng hininga, lalagutan na ng litid? May sigaw pa rin, nag-preach pa rin. Soul winning pa rin. Ilang beses na reject, nabastos na. Diba? Soul winning ulit tayo. Kailan mo soul winning natin? Ba't ganun? Kasi kailangan natin gawin yun. Kasi yung mga, itong mga unsaved, siniligtas natin sila. Amen? Ang Panginoon magliligtas, pero tayo yung gagamit dun eh. Pag nakita mo dyan, kahit mayabang pa yan, iba naman, parang walang alam-alam sa mundo, yung nagbenta kanina nga dito, nasyerang ko, yung bait nung mama eh. Pagod na siya, sabi yun. Bit-bit niya yung stainless na binibenta niya eh. Sabi ko, kawawa naman to. Sabi ni nanay, sharean mo na yan. Tuwan-tuwa po siya, naligtas siya. Sabi niya, religious daw siya, tapos hindi siya ligtas. Ganun yung pag nakakita kayo ng mga taong dapat natin soul win, ganun yung attitude natin dapat, amen? Inaagaw mo siya kay Satanas. Si Satanas, tuwan-tuwa yan kasi sa impyerno siya, makakasama niya ibang tao. Kaya gusto niyo ba yung kaibigan niyo, makasama ni Satanas? Kaya makinig kayo para maintindihan nyo to, kapangyarihan pala ng Diyos, kaya na mailigtas yung mga yan eh. Yan o, ipunta na kayo sa atin. So, naintindihan natin forgiveness, amen. Naintindihan natin kasalanan, matindihan. Pwedeng mapatawad yan, pero pag paulit-ulit ka, hindi ka tumalima sa hindi ka na ng palataya, paano ka naman? Hindi pwede yun. Kaya nga may impyerno eh. So, mag-aaral natin ngayon, may apat na bagay tayo dito. Again, ang title ito, Thy Sins Be Forgiven Thee. Para lang maintindihan natin ang Panginoon nagpapatawad. Nagkasala ka, okay, pwede kang patawarin. Saka ano yung mga mali sa forgiveness na naintindihan ng iba, okay? So number one, mga bagay na dapat natin maintindihan about sa kasalanan at sa pagpapatawad ng kasalanan, number one ay verse, kung makikita nyo sa verse 1, ano nangyari dyan? Nabasa natin kanina, hindi ko nabasahin. Ano nangyari dyan? Si Jesus ay sikat na sikat siya ng time na yon, okay? Nagpapagaling siya, nagbe-preach siya. So, sobrang sikat niya, ang dami naghahanap sa kanya. So, kaya dyan, punuan, no? So, nakakalungkot, nakakita niyo rin sa Facebook, yung ano, puro Facebook tayo, yung meme. Yung kabila, ano sabi doon, ticket to, ano mong pelikula ngayon? Sikat, wala na eh, no? Ano alam niyo? Ha? Ma'am? Sarado na. Buti nga, no? Pero ngayon, online naman. Pambihira tayo, Netflix, eh, pambihira, tinitingnan ko YouTube dati, wala nanonood. Punti lang. May ano kayo, load kayo, panoorin nyo na yung preaching, yung naghahandaan natin yan, amen? Lalo kayo, iba sa inyo, bago pa lang eh. Kaya nga iniisip ko, ulitin ko na lang yung sermon ko, kaso, pangit naman para sa mga dati na. So, ibang ano na lang. Pero, the same message pa rin. Masabi doon sa meme, pila ng papunta, manunod ng pelikula, ang dami oh. Ang haba oh. So, sa church, bihira, wala pang ano. Nilalangaw. Buti sa atin, puno tayo, amen? Ulang pa nga yan. Alam nyo kung dami, sa dami na nashare na, bigyan ng Bible natin, naligtas, naghahanap ba sila ng ano, katuwiran ng Diyos? Parang hindi, di ba? Laging ano, okay na yun, naligtas na ako, salamat sa Diyos. Tapos, wala na, no? Anyway, gusto ko lang, point number one, seeking for forgiveness is popular. Okay? Pagdating sa kaligtasan, tsaka sa pagpapatawad, lahat tayo. Yung mga kanta nga minsan ngayon, di ba? Patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Ay, kinig ko kasi Diyos sa ano, pag Sabado. Lahat natin gusto mo, siyempre gusto mo patawad. Kasi pag hindi ka na patawad, ano mangyari?
Hindi ka papansinin. Diba? Lahat gusto mo patawad. Kaya, talagang si Jesus eh. Magsasalita siya about God. O, talagang pila naman sila. Diba? Sabi dito, noise. And it was noise. Ibig sabihin, pinag-uusapan. Diba? Kaya ngayon, marami na ng Kristiyano, yan ang gusto nilang usapan, puro yan lang. Ano mo, napatawad ako ng Panginoon. Maganda yun. Lahat naghahanap niyan, pero mamaya makikita natin, may mga bagay silang ayaw. Amen? Nasabi dyan, many gathered. Saan ba dyan? Saan na yun? Verse, kata nyo ba? Ayan. And straightway many were gathered together. Pagkapatawalan minsan, maganda yon. Again, ni-preach natin yan. Kaso, minsan hanggang dun lang. Patawarin mo ako. Minsan, iba nga, nagdi-demand pa eh. So, pupunta rin sila minsan kay Jesus. Nag-peep ano pa, nag-gather pa. Pinag-uusapan, forgiveness, forgiveness, forgiveness. Yung ibang doktrina, paano? Hindi natin pag-usapan. Diba? Iba naman, naligtas, okay, tapos, wala na. Yung mga sisip, puro ganyan sila eh. Puro ligtas na daw yung nasa, ano, mga Kristiyano na, puro pa yun, pinag-uusapan pa rin. Napatawad tayo ng Panginoon. Hindi na lumalalim. So, yun lang muna. Number one, seeking forgiveness is popular. Number two, ito yung medyo mali sa iba. Tatalo na natin yung tama. Dito muna tayo sa may mga kalaban ng Diyos. Di ba? Alam niyo na kwento. Pinatawad niya yung kasalanan nun at gumaling. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaso may mga kontrabida. May gumaling na, salamat na lang sana sila. Di ba? Masalamat tayo pag may naligtas dito. Tapos, pipintasan pa nila nung ginawa nila dito. And certain, meron daw mga scribes sitting there and reasoning in their hearts. Ibig sabihin, si Jesus nag-preach, nagpatawad, nagpagaling. Parang minsan sa church din, iba dito, iba pinag-uusapan. Greg, dito ka nga. Kanina ka pa eh. Dito ka. Sayang ang pinunta mo dito. Kahit sa church, may kontrabida din eh. Dito, nakikinig sila kay Jesus, ha? Nakita niyo ba yun? Pumunta rin sila kung saan nag-i-preach si Jesus. Pumunta tayo doon. Jesus, sikat yan eh. Ay, may pinatawad, may pinagaling. Masabi, bakit itong taong to eh, nagsasalita ng blasphemy? Kung di nyo alam yung blasphemy, pag sinabi blasphemy, matindi yan, kasinungalingan, yan ay labag sa Diyos. Okay, pag for example, yung mga kayo, hindi kayo sabagay, mga Amerikano lang yung mahilig maggumamit ng pangalan ni Jesus eh, pag nagmumula. So tayo, hindi pa masyado. Pero iba sa atin, Sus Mariosep. Hindi nang gagamitin yan, ha? Ano ba yung Sus Mariosep? Jesus, Maria, Joseph. Doon ang galing yun. Eh, matatanda pa ng mahilig dyan, no? So, huwag niyong ito-tolerate siya. Huwag niyo naman pagalita, pero sabihin niyo rin, alam niyo ba, Lola, kung ano ibig sabihin ng Sus Mariosep? Blasphemy yun, ha? Ay, Sus Mariosep, walang aircon. Walang kwenta-kwenta, di ba? So, pero ganun din kayo, pag kayo ay minsan. Sabagay, kaya dito, hindi tumatagal yung mga kontrabida eh. Kasi nga, hard preaching tayo, men. Wala akong pakailam, makinig yung dapat yung makinig. Ngayon, pero ang tindi nito, si Jesus, nagpagaling na, nagpatawad na ng mga kasalanan, ano pa sinabi nito? Inakusahan pa si Jesus na blasphemer. O sinabi blasphemer, yung salita daw niya, masama. Isamantalang baligtad, nagpagaling na nga siya, nagpatawad na siya. Ano sabi, actually may tama naman sila dito, ang tama nila dito, ang sabi, who can forgive sins but God? Yun ang tama. Kasi nabasa rin nila yung kaso, mali yung application na naman nila. Ba't mo sasabihin kay Jesus yun? Okay? So, ang gusto kong point dito is may tama sila pero may mali sila. So, pagdating sa forgiveness, ganyan din yung iba. Ibang preacher. Ano sabihin nila? Katulad yan, lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Kahit mga bakla, mga tomboy, mga politikong pulpol,
mga false teacher, mahal kayo ng Diyos lahat. Tama ba yun? Lahat ng tao, papatawarin ng Diyos. Tama ba yun? Nagsabi hindi. Oh, magaling to, si Jaja. Yan ang tinipreach ko lagi, di ba? Minahal tayo ng Diyos. E paano nga yung mga wala ng pag-asa, mga reprobate? Iba sa inyo, ha, baka maging ganyan kayo. Sabi nga sa inyo, ibang anak nga ng pastor. Siguro, for some whatever reason, hindi nyo alam yun. Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Pag merong, yun, naging bakla pa, iba. Para ba nilalabanan mo yung salita kasi ng Diyos? Nilabanan mo ulit, Sunday ulit, oh, excited yung iba, makinig na salita ng Diyos, ikaw nilalabanan mo. Ano mangyayari sa'yo? Paulit-ulitin mo yun, every Sunday. Andyan ka nga, nilalabanan mo yung salita ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Naging reprobate ka. Ano yung reprobate? Wala kang pag-asa, anak ng demonyo. Gusto nyo yun? So mag-ingat kayo dyan. Itong iba, yung iba naman, nalilito lang talaga. Okay? Kaya iwasan natin yung mixing truth with error. Meron kang katotohanan, who can forgive sins? Alam ko yan eh. Tama naman yun. Ba't mo ina-apply kay Jesus? Alam mo ba siya ay anak ng Diyos? Siya ay Diyos. Huwag mo sabi yung blasphemer si Jesus, wala siyang kasalanan. Di ba? Minsan nangyayari sa mga pastor eh. Kunwari, nag-preach talaga ng tama. Eh, galit ka doon sa sinabi niya. Kunwari, sabi ko kanina, mga bakla, kunwari, may kaibigan ang bakla, mas mahal mo yung kaibigan mong bakla kaysa salita ng Diyos. Kaya galit ako kay pastor kasi may kaibigan akong bakla eh. Sino pipiliin mo? Tanong mo na rili mo. Tapos ako saan, si pastor, di mapagmahal. Ganun yung mga accusation, minsan sa preacher. Sinabi mo yung totoo, ikaw yung may kasalanan ngayon. Kasi utang nila, nalito na sila. Amen? Huwag niyong paghahaluin ng katotohanan sa mali, lalo mas sobrang magiging mali yan. Sabi ko sa Bible, kunwari, mayroon kang... Sino mahilig sa ano dito? Sino ba? Mahilig kayo sa pabangoy, no? Lagyan mo ng maliit na maliit lang ng langaw yan. Ano mangyayari dyan? Babaho yan. Ganun yung mga Kristiyano ngayon, babaho eh. Nakasara ko sa mga yan, ang lalakas pa ng loob. Sabi natin, sige, maayos ka nag-umpisa. Maghinaluan mo na error yung teaching mo, ang baho mo na. Aalingasaw yan, yung nag-soul winning. Kaya nahihirapan mag-soul winning yung mga taong nataniman ng salita ng Diyos daw. Tapos may kasamang mali. Parang kailan lang yung sinesyarang ko. Ay wala, alam ni Bad John. Papatanggapin mo ulit ako, tumanggap na ako sa Panginoon eh. Tama ba? Ba't di ka naligtas? Ang hirap nun. Kaya pag ganun, minsan, ayaw ko na rin eh. Kaya tandaan nyo po ito, huwag nyo nga haluin yan. Nakakalito yan. At maraming hindi maliligtas. Madali lang kaligtasan, supposedly. Kaso, pag natanim niya ng mali, ang hirap. Okay, so, hindi, mapapatawad ba yun? Mapapatawad nga ang ano, kaso, hindi humingi ng tawad kasi nga, tumanggap na raw eh. Basta, tumanggap na ako. Ba't di ka naligtas? Hindi ko alam. Kasi may mali. So, nakita niyo yun? So, huwag natin paghahaluin yan. Okay, number one, forgiveness is popular. Number two, some people don't understand forgiveness. Pag hindi mo naintindihan ng forgiveness, gagamitin mo yung lagi yung salita lang, pero hindi mali application mo. Papatawarin, kahit si Judas, papatawarin pa yan. Kahit si Satanas, nagkakwento diba si pastor? May pastor daw inordain. Sa August, supportahan niyo yung pastor niya, ha? Makawala kayo dito. Ito, wala naman tao dito eh. Inordain si pastor niya. May doon daw pastor inordain. Tinanong, si Satanas ba pag nagsisi, maliligtas ba? Oh, syempre po, kasi sabi ng pastor, kita niyo yun? Kasi mali, mababaw sa doktrina. Hindi ko alam kung ligtas o ano. Pwede ba maligtas si Satanas? Hindi lang siya reprobate. Siya talaga yung reprobate sa pinaka-reprobate. So pag mali yung pag-intindi mo sa forgiveness, yung, again, yung victory, fellowship, ganyan-ganyan. Meron silang ministry for the gays. Yung ganun sila. Hindi nagsasayang sila dun. Tinatawanan sila ni Satanas. Sa bagay, okay lang din sa kanila yun.
Number three, doon na tayo mag-focus. So una, popular ang forgiveness pero hindi naintindihan. Number two. Number three, ito na ngayon yung gusto kong maintindihan natin. Padalin nyo yung mga kaibigan nyo. So ano nangyari dito? For example, si sinong kakaibigan dito? Nga, itong mga girls ang gusto ko ngayon eh. Close sila eh. Ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5. O, sama nyo na si Christina. Nari, nagkasakit si ano? Sino nagkasakit sa inyo? Si Ashley, kunwari. Gustong pumunta sa church. Anong gagawin nyo? Hindi na siya makalakad. Kung kaya nyo, di ba? Kung mahal nyo siya, ubuhatin nyo itong gustong gusto. Amen? Pumunta sa church. Malapit lang naman niya. Pwede nating isakayang saan. Kariton. Na bike. Joke lang yun. Pero alam nyo ba, ito yung gusto kong i-focus ha. May mga kaibigan ba kayo na hindi paligtas? Ligtas na ba kayo? May kaibigan ba kayo hindi paligtas? Lahat tayo. No? Again, hindi ko sinabing pilitin nyo yan. Ako, may mga kaibigan pa ako. Hindi ko kayang pilitin. Talagang matigas na eh. Pinag-pray ko. Yan. So ilapit natin sila sa Diyos, sa panalangin, at ay pag may pagkakataon, no, kahit walang pagkakataon, gumawa ka ng pagkakataon, amen? Share natin. Dalin mo kung di ka pa marunong, no, pastor, di pa marunong mag-soul winning eh. Dalin mo kayo sa church, amen? O kaya ako yung dalin mo sa kanila, wala akong problema dun. Basta i-set up mo lang, di ba? O, ano tayo? Ay, invite ako dito si pastor. Naku, hindi na pupunta yun. Hindi. Ano mo lang, ikaw yung mag-prepare dyan, kaibigan mo, amen? Dito ang ginawa nila, siksikan ha. Ayoko na. Wala na, pabayaan na natin itong kaibigan natin. May sakit. Ang sakit ng karamihan sa atin niya, kasalanan. At dapat siya mapatawad. At dapat maligtas yung tao, amen. So pag may kaibigan kayo, kayo mismo, para. Amen. Sino dito yung pinapahirapan ng kasalanan? Lahat tayo. Ano nagpapahirap sa iyong kasalanan, Jeff? Isipin mo, ikaw rin. Ngayon, ayaw nyo na sabihin, no? Wala ba meron? Meron, wala? Yan, akala nyo, safe answer yun. Alam naman namin, eh. Meron, di ba? Kahit di nyo pa sabihin, ikaw, may kapahirap ba sa iyong kasalanan? Oh, yes, ikaw. Ano? Lahat sa atin, di ba? Anong gagawin mo sa kasalanan na yan? Tatago mo? Gagawin mo? Anong dapat mong gawin? Dinala nila kay Jesus. Amen? Yan yung next dating point mamaya. Pero, may kasalanan ka, yung kaibigan mo, huwag mong takipan. Actually, magandang takipan yan, pero yung tamang takip. Diba? Nay, magkapatid kayo, nabasag yung vase, nabasag yung TV. Sinong gumawa nito? Alam mo yung ano, kapatid mo pala, diba? Tatakpan mo ngayon. Sabihin, hindi ko po alam, lumindulata, kaya may pusa mo, may pusa. Wala tayong pusa dito. So, hindi maganda yung magtakipan kayo sa ganong bagay. Bakit? Para alam ko na, si Shana pala, tumatalo na dyan. At least alam ko. Huwag yung takipan na ganon, ha? Pero yung sabihin yung magandang takipan ng kasalanan, yung pag sinira mo ng gospel yan, amen? Alam niya, si Kristo na pala yung nagbayad niya, eh, bakit mo kailangan dalin yan? Amen? Na, like kang guilty, ayaw mo pumunta sa church, ayaw mo basa ng Bible, kasi, ay, nagkasala siya, ako din eh. Hindi ganun ang tamang magtakip ng kasalanan. Amen? Hindi niyo ba mga bata? Pumunta lang kayo sa church, huwag kayong mahiya sa Diyos, sa Panginoon, kasi ang sa Panginoon may kapatawaran. At lalo pa yung mga kaibigan nyo, dalin nyo sa Panginoon. Tumutan, nautuwa ako sa mga to eh. Diba minsan, ganyan, yung mga loko-loko rin, mga young people, pero hindi lahat. Sa amin ganun, paglaban mo sila, panalangin mo, kung ayaw nila, ikaw na lang. Pero, lagi mo panalangin din sila, hindi yung iwanan mo siya, wala nang pakailam doon, basta ako sa langit. Diba? Sila, sa impyerno sila. Okay ba yun? Hindi okay yun. So again, naiintindihan ko mga bata, hindi kayo ganun kagaling pa mag-share. Dalin nyo lang sila sa Panginoon, sa panalangin, sa church, or si pastor lang dalin nyo dun. Pwede rin yun. Amen? Kaya kung sinong soul winner yung kilala. Amen? Yan, mag-pray natin itong dalawang to. I-active ngayon eh. Sino yung maliit yung kasama? Si Madi.
Okay, ma'am. So yan, yung mga yan, panalangin nyo yan. Ayun, pag may mga bago tayo dito tapos natitisod sa inyo, ano mangyayari? Hindi natin yan. Eh, ganun pala sa church eh. Kahit magulo, okay lang eh. Kahit pagkain lang pinunta eh. Diba? Matitisod dyan. Kaya mahalin nyo sila in a way na yung attitude nyo rin maayos. Amen? So last na tayo. 10 minutes na lang eh. So number one, forgiveness is popular. Parang maganda, kaso parang hindi. Minsan gusto lang nila mapatawad sila, kasi minsan selfish ka rin eh. Mapatawad ako, mapatawad ako, patawarin mo ako ha. Kaya popular yan, kasi gusto nila sila yung napatawad eh. Kaya hindi naman soul winner, diba? Number two, some people don't understand forgiveness. Yung tayo nagtagal kanina, dapat maintindihan nila, natin din, para may turo natin sa kanila. Yung forgiveness yan, hindi mo yung naabusuhin, ha? Hindi lahat mapapatawad na. Kaya tayo naabuso, hindi natin alam na may reprobate nga. Eh, ba't si ano, si Solomon? Okay lang kaya, okay lang ang maraming babae. Loko-loko, di ba? Nadamage yung buong kaharian, kalokohan ni Solomon. Amen? Nabasa natin sa Sunday school kanina, di ba? And the Lord was angry against Solomon. Kapal ng mukha mo, ikaw ginawa kitang hari, ang sarap ng buhay mo. Di ba? Yung iba sa atin, ganun yan, sarap ng buhay dito eh. Lagi niya sabi siya, anak ng pastor, sarap ng buhay niyan eh. Hindi lahat. Di ba? Pero yung pagpastor, pag hindi rin marunong ganun, binigay lahat ng layo ng anak yun, naging loko-loko. So, ganun, mag-Kristiyano ka, sa langit ka na, huwag kang loko-loko. Amen? Yung pagpapatawad, dapat pagpasalamat mo yan, di mo abusuin. Number three, yung kaibigan nyo, dalin nyo, para mapatawad sila ng Panginoon. Amen? Forgiveness is for you and for your friend. And lastly, syempre, ito yung pinakamaganda dito. Ano sabi ng Panginoon? Nakita niya iba doon, nakikinig. Di niya alam, iba doon, mga Pharisee, wala nga rin. Nakikinig lang. Pero alam niya na yung mga kaibigan nung pilay, o yung may sick of the palsy, alam niya, mahal niya yon. At ang sabi niya, nung nakita niya, sabi niya, no? And when they could not come nigh unto him for the press, ang daming tao, hindi sila makapasok. Siguro, mamamatay na yung kaibigan nila, hindi pa naliligtas. Kahit man lang ngayon, maligtas na, kasi si Jesus minsan, talagang ano yan eh, busy itinerary niyan, pag pinag-aralan yung Bible. Nag-preach sila dito, doon naman tayo. Eh sabi, dito muna kayo, Lord. Hindi, mag-preach kami doon eh. Ganun siya. Kahit yung ibang pastor, ganyan. Ibang evangelist. Baka hindi na maligtas to, mamatay na to. Kaya talagang, nag-ano sila, nag-determine sila na buklasin na natin to. Siguro, bayaran na lang natin may-ari ng bahay later. Binuklas nila yung, binaklas. Tapos doon nila, nilapag yung may sakit. Ano nakita ng Panginoon? When Jesus saw their faith. So, sino yung nakita ng Jesus? Yung may sakit, oo, naawa siya doon. Pero nakita niya yung pananampalataya ng mga nananampalataya sa kanya. Kasi sabi ko sa inyo, pag dinala niyo yung kaibigan niyo sa church, pinanalangin niyo, makikita ng tao yan. At ng Panginoon. May reward kayo sa Panginoon at maliligtas naman yung kaibigan niya. Amen? Kaya ang gusto ko lang point dito, sabi niya sa, by the way, sabi sa 10, di ba, kumontra nga iba. Pwede ba magpatawad si Jesus? Amen. Hindi, sabi na iba, hindi raw eh. Pero ang totoo, si Jesus pwede magpatawad, sabi dito. That they may know, that he may know. Kasi kumukontra yung iba, parang dito minsan, kumukontra. Pag maingay, para kayo kumukontra eh. Sabi ng Panginoon, nakita niya pananampalatayan ng magkakaibigan. At nakita na yung pagkonta ng iba, kahit kumukonta pa kayo, itong katotohanan. But that ye may know that the Son of Man hath power to forgive sins. Ba't kailangan power? Kasi nga, hindi basta-basta yan. Alam nyo ba yung kanina, nabanggit ko yung pardon, di ba? Yung presidente raw, makapangyarihan niya, pag sinabi niya, okay, pulong ka ngayon ha, may batas, may nag-uusig sa'yo. Kaya pag sinabing pardon yun, wala na. Ganon din yung pag yung dating bitay, wala na ang bitay ngayon eh. Meron daw, ang kwento dyan is may telepono yan. Pulay-pula. Hindi ko alam kung kailan.
Basta may telepono dyan, may papatayin, bibitayin. Dahil sa kasalanan niya, pag tinawagan niya ng presidente, tuloy ang bitay. Tuloy. Pag sinabing hinto, pardon yan. Ano mangyari? Kahit andun na, naka-prepare na lahat. Pati yung ano siguro, nahunguntata na yung mag-ano ng baul dyan. Baul ba yun? Sementeryo, funeraria, pati yung nakahanda na. Pag sinabing, op, huwag niyong papatayin yan. Alam niyo yung Panginoon, ganun eh. Kaya dapat mga soul winner tayo, dinadala natin yung tao sa Panginoon. Kasi kahit gaano kaloko-loko yan. Lagi sinasabi siya, iba dito, loko-loko, di ba? Pero bakit sinatsagaan natin? Kasi, baka yung mga loko-loko na yan, pag nagtinuyang, mas matino pa doon sa mga kapwa, kala nila, matino sila. Amen? Gusto mo ba maging ganon? Sobrang tino! Gusto mo yon? Yun, gusto ni Jeb. Ikaw, Reg. Ikaw, Stephen. Tawa kang tawa dyan eh. Gusto mo maging matino? Lakas! Ikaw, Inigo. Ayaw kasi nasa unahan eh. Ikaw, Denver. Gusto mo maging matino? Ikaw, Pamela. Ikaw, Chelsea. Ellen. Lian. Christina. Nonel. Jaja. Angelo. Justin. Peter. Sino pa? DM. Jubal. Si Ashley. Ano yan? Jackie. Rachel. Matino na to eh. Pero minsan sa puso nyo hindi kayo matino eh. Jana. Ma'am Joanne. Brother James. Amen. Jamie. Nadine. Regine. Samantha. Pinapractice ko lang. Kilala ko pa kayo eh. Joshua. So may matino? Ready? Neil. Dito hindi ako papatawa. Ikaw, Vince. Lorraine. Renaline. Nakatulog na. Nadine. Tapos na pala to. Si Daryl. Denver, tapos na. No? Ronel. Kasapin ko yung papa mo, ha? Sinishare ko, tsaka yung mga magulang niya. Namaya, ha? Stop muna tayo sa arm pack. Dito muna tayo. So ngayon, gusto nyo mapatawad. Gusto nyo tumino. Kanino kayo lalapit? Nakakaya kay Jesus eh. Nakakaya. Huwag mahiya. Amen? Nasa kanyang pagpapatawad. Yun na number 4. Sabi dito, may kapangyarihan siya. Napatawarin ka. Kahit gano'ng kasama. Again, huwag ka lang reprobate. Amen? May pag-asa ka. Pag kinakausap pa ni Pastor, may pag-asa ka pa. Pag wala ka ng pag-asa, hindi nagdapasukay dito, di ba? Ganun yun. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon ng pagpapatawad sa Panginoon. Siya na nga yung sinalo niya yung kasalanan natin. Ibig sabihin, naniniwala siya kay pag-asa ang bawat isa. Amen? Again, accept and reprobate. So, seek forgiveness and seek to forgive others then. Para, sabi sa Bible din, no? Mag di ka nagpapatawad, di mo alam yung kapatawaran eh. Gusto mo lang mapatawad ka dahil ayoko makulong, unwari. Pero actually, hindi mo naintindihan yung pagpapatawad kung di ka nagpapatawad. Yan ang sinabi rin another biblical teaching. Amen? Alamin mo kung saan ang forgiveness. So, tatapusin ko dito sa verses na to. Sabi sa 1 John 1:9, if you confess, na-quote ko na to kanina, if you confess our sin, nagkasala ka, sabihin mo lang, Lord, nagkasala ako. Kung di ka paligtas, ganun, ligtas ka na, ganun pa rin. Nagkakasala pa rin ang ligtas. Sabi niya, humingi ka ng tawad, He is faithful and just to forgive us our sins. Hindi siya yung tipong nagsisi ka na talaga ng gusto. Ano muna, mag-isipan ko kung ano, matawarin kita. Ganun, gaganunin ka pa rin Diyos. And to cleanse us from all unrighteousness. Yan ang maganda pag totoong nagsisi ka talaga. Pag nagkasala ka, balik ka lang. Ganun yon. Amen? Lilinisin ka na ang salita ng Diyos. Ang hirap sa atin, pag nagkasala ka, ayoko na umatin. Lalo ka nalubog. Amen? Alam niyo yung ano? Nalubog sa putik. Nalubog sa quicksand. Kumunoy. Ang hirap nun. Parang nightmare yun, di ba? Aahon ka, lumulubog din yung ginaganyan mo. Ganyan yung kasalanan eh.
Pero ang Panginoon, yung pala, maganda, malakas siya, meron siya. Ewan ko, crane. Mga kaahong ka, amen? Ang title lang sermon, Thy Sins Before Given Thee. Kaya kang patawarin ng Panginoon. Sabi sa 1 John 2:12, I write unto you little children because your sins are forgiven you for His name's sake. So, bakit tayo pinatawad ng Diyos? Dahil sa atin? Kasi dahil ang lakas ng tawawin, Lord, patawarin ba ako? Kaya ako pinatawad ng Diyos kasi madrama ako. Hindi ganun. Sabi dito, for His name's sake. Amen? Sabi kaya kanya, gusto patawarin kasi nga, gusto, alam niya, maglilingkod ka rin sana sa kanya. Amen? Nang matino at mahal ka niya. Amen? Ganun lang yun. So, thy sins before given thee. Amen? Sino magkukumpisa sa akin mamaya? Hindi ako yung papatawad. Amen? Pare, ganun eh. So, thy sins before given thee. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Kayo po yung nagpapatawad ng kasalanan, Panginoon. We pray at least naintindihan po namin. Medyo basic ito, but ibang mali din naintindihan namin na hinahalo, Panginoon, iba ng mga false teacher, yung katotohanan sa hindi katotohanan, sa mga mali. Panginoon, naintindihan nawa namin, Panginoon, na napaganda ng pagpapatawad. Yung pala, dahil ito totoo. At kayo willing na magpatawad, mahal nyo kami, parang isang magulang sa anak na minsan masakit. Na kayo po'y sinusuway namin, magulang, Panginoon, masakit sa kanya yung sinusuway siya ng kanyang anak, paulit-ulit, at kayo po'y handang magpatawad, Panginoon, patawarin niyo po kami sa kanyang pagkukulang, kayo pong malalati lang sa buhay, pag kayo pinapatawad niyo na, magbalik, ano kami, loob sa inyo, magbalik din po kami ng utang na loob, kayo po'y maglingkod sa inyo ng tapat, para hindi po sayang magpapatawad niyo, Panginoon, hindi pong rewards niyo, Panginoon, na ando kayo handa magpatawad, bibigyan niyo na kami ng second chance sa mga blessing at mga guidance, Panginoon. So, we pray na kayo pong mamuna sa amin. Maraming salamat po dun sa inyong kabutihan. In Jesus' name we pray.